Kapuso, mismong mga estudyante ang nagsabi sa isang pag-aaral na distraction sa klase ang paggamit ng smartphone at iba pang mga gadget. Kaya panukala po ngayon sa Senado, ipagbawal ang mga ito tuwing class hours. At yan ang ating pinusuhan sa Barangay Saksi Online. At pag-scroll sa cellphone at pag-type sa computer o laptop, unti-unting naging bahagi ng edukasyon, lalo na magka-pandemic, kung kailan malawakang ipinatupad ang online learning. Pero ang mga gadget, nakagugulo rin daw sa pag-aaral ng mga estudyante. Sa isang pag-aaral noong 2022, 79.1% o 8 sa 10 mag-aaral sa bansa na edad 15 ang nagsabing nagiging distracted o nagagambala sila sa paggamit ng mga gadget sa gitna ng pag-aaral. Halos pareho ang dami ng mga nagsabing nagagambala sila kapag gumagamit ng gadget ang iba pang estudyante o kapwa mag-aaral. Nabanggit ang pag-aaral na ito sa isang panukala ngayon sa Senado na layong ipagbawal ang paggamit ng smartphone at iba pang gadgets sa loob ng paaralan habang may klase. Mula kindergarten yan hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Tinanong namin kaugnay nito ang mga Kapuso Online. Marami ang sumagot na pabor sila sa panukala para tutok sa pag-aaral at matuto ng disiplina ang mga estudyante. Ang isa tutol daw sa pagbabawal ng smartphone dahil kailangan ng pantawag sa pamilya tuwing may emergency. Habang sabi ng isa, may ibang paraan naman ng mga guro na makontakt ang pamilya ng estudyante sakaling magka-emergency. Sabi ng isa pa, ipagbawal ang gadget sa klase, pero pwede itong gamitin sa iba pang bahagi ng campus. May mga nagsabing dapat pagbawalan pati mga guro, at hindi dapat nagla-livestream ang isang guro kapag may pinagagalitang estudyante. Umaasa rin ng isang netizen na pagbawalan ng mga gurong content creator na anya'y ginagatasan ng mga estudyante. Pero sana raw hindi total ban ang ipatupad dahil nagagamit naman ang mga gadget sa mga class presentation lalo na kung walang projector o TV monitor sa classroom. Nakasaad din sa Senate Bill 2706 na bukod sa epekto sa pagkatuto, posibleng may epekto rin daw ang gadget sa cyberbullying. Sakop ng pagbabawal sa panukala ang mga estudyante, guro at faculty members sa loob ng school premises tuwing school hours, maliban sa mga class presentation at iba pang aktibidad kung saan required ang paggamit ng gadget. Bibigyan din ng konsiderasyon ang mga mag-aaral na nangangailangan ng gadgets para sa kanilang health condition o kapansanan na may patunay mula sa kanilang doktor. Papayagan din ang mga gadget sa aktibidad sa labas ng paaralan gaya ng field trip at kapag may emergency o banta sa kaligtasan. Maaring maparusahan ang mga estudyante at pamunuan ng mga paaralang hindi tatalima sa mga panuntunang bubuuhin ng DepEd. Dapat din ang magtatakda ng parusa ayon sa panukala. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.